Magandang araw, Evelyn Marquez po, ang inyong pretty ate sa EdTech Unit. Alam ba ninyo na may webinar o online training session ang EdTech Unit tuwing Sabado? Ang araw na ito ay nakalaan para sa ating mga mahal na kaguruan upang turuan sila ng mga bagong kaalaman at kakayahan sa paggamit ng mga bagong software at applications para sa pinaka-epektibong paraan at lubos mapaghusay ang kanilang paraan ng pagtuturo. This is also our refresher session for our beloved teachers to enhance their skills in technology. Every Saturday, we will conduct webinar sessions for teachers about the use, advantages, and relevance of different blended learning software applications. Ang webinar series ito ay magsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa morning session. Magsisimula naman ng alauna at magtatapos ng alas 4 ng hapon ang afternoon session. You can watch us in our DepEd EdTech Unit Facebook page, Educational Technology Unit YouTube channel, DepEd Tayo and DepEd Philippines. Kita-kits tayo tuwing Sabado! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello po, magandang hapon po sa lahat po ng mga learners natin, parents, and kapwa ko po guro sa Malaluson, Visayas, and Mindanao. Samahan niyo po ako sa aking Introduction to Philosophy of the Human Person online tutorial. Okay? But before that, gusto ko pong batiin ang SDS namin dito sa Olongapo City, si Madam Leilani Samson Kunana, ng aming ESDS po, si Madam Maylene Minimo, ang EPS po ng Araling Panglipunan, si Madam Edwina Espiritu, at ang aming pong school head ng New Cabalan Senior High School, Sir Samson S. Bukiron. Magandang hapon po sa inyong lahat. At sa lahat po ng learners, parents, and teachers po na ngayon ay nanonood at sasabayan po ako para po ituloy natin ang pagkatuto sa Introduction to Philosophy of the Human Person. Na ngayon po ay nasa quarter 4, week 4 na po tayo ng ating module. Ang title po ay The Human Person in the Society. Okay? Stay hydrated pa rin tayo ha, kasi kahit po hindi na masyadong maaraw, medyo mainit naman po no ang panahon na medyo maalinsangan pa rin. Pero stay indoors po dahil konting ulan at medyo maalinsangan pa rin ang panahon natin. Okay, so ingat po tayo lahat sa ating mga students and kapwa po kaguruan, uso po ang sakit ngayon, sobrang usong-uso. Okay? The human person in the society. Okay. Ako po si Tutor Eresa, ang inyong makakasama sa subject na ito. Okay, so quarter 4, week 4 po, ano po yung mga topic natin na i-discuss? We're going to discuss the different types of society. We need to differentiate their qualities, yung mga qualities and types of society. Explain digital society and digital citizenship. And we need to identify the effects of being a member of digital society. So timely po itong topic natin ngayon sa panahon natin ngayon ng pandemya. Okay? So, Intro to Philosophy is a senior high school core subject, 60% performance task, 40% written works. So, ready na po ba kayo sa ating mga learners? Okay, get your pen and paper.
your learning modules, of course, your presence of mind, your pivot module if you are holding it right now, and also to our learners here in Olongapo po, if you are holding the learner's materials po, get ready and samahan niyo po ako para sa ating pagkatuto. Okay, before that, in quarter 4, okay, ito po yung mga diniscuss na natin sa quarter 4. No, yung module 1, freedom of the human person. Okay? Napakahalaga po ng first topic natin itong quarter 4, the freedom of the human person. Kasi diniscuss po dito yung three types of freedom. We have the physical freedom or what we call the freedom of mobility. Ito yung freedom natin na malaya tayong gawin, mga, or malaya tayong pumunta sa mga bagay na nais natin pundahan. As long as we can go for it. But for now, dahil nga pandemic, medyo nalilimitahan yung freedom of mobility natin. Kasi nga, may mga ibang lugar na hanggang ngayon ay nasa MECQ or MGCQ or meron silang mga strict compliance para sa health protocols natin, kagaya ng mga swab testing, RT-PCR test, bago tayo pumunta sa kanilang mga tourist area. Okay? So, physical freedom. No? Pero kung wala namang pandemya, no? Itong physical freedom, marami sa ating mga kababayan Pilipino ay galang-gala, no? Talagang nagagawa natin to. Okay? We have also the psychological freedom or our moral freedom of choice, no? Ito yung freedom natin na to do what is right and what is wrong. And we also have the moral freedom, yung freedom natin na gawin yung mga bagay based on human dignity. At dapat nakabase pa rin tayo sa, and dito pa rin yung ating voluntariness and acts of being responsible citizens, no? Yan ang pinakamahalaga sa module 1 natin, freedom of the human person. Another module is the module 2, intersubjectivity or what we call pakikipagkapwa-tao. Sabi nga natin sa last week lang, no, no man is an island. Totoo yun, my dear learners, wala talagang taong nabubuhay na mag-isa unless na lang, no, nag-ermitanyo kakagay yung Confucius noon. Yung mga great philosophers natin, no. Pero in this time of pandemic, ang hirap mag-isa, kailangan natin ng someone who can be with us, no? Kaya nga kailangan natin ng partner sa buhay, kailangan natin ng kasama, kailangan natin ng classmates natin, ng mga friends natin, no? Our family, no, in this life. Kasi no man is an island. And intersubjectivity, ang lesson na ito sa module 2 na ito, ay sinasabi lang that no man is an island, kailangan natin ng ating kapwa-tao at kailangan matuto tayo makipagkapwa-tao. Yung tamang makipagkapwa-tao na walang hinihinging kapalit. Okay? Now, in module 3, kasi apat lang po ang module sa quarter 4, so andito na po tayo sa sa module 3, the human person in the society. But before that, ito yung nasa ating pivot module. For those who are handling the pivot modules, sabay-sabay natin itong sagutan, no? Yung what I know. Learning task natin dito is before delving into the discussions, learners must fill out the table below about the things they have learned from society and their contributions to it. So, ito yung table na makikita nyo sa inyong module, no? So, things you learn from society, how did you learn them? Impact on you. Nagbigay lang ako ng sample dyan, pero 1 to 5 kasi yan. So, pwede nyo pong i-fill up yung table na yan as long as you can. Wala naman nagkakamali dyan. Okay? So, things, ano ba yung mga bagay or na natutunan mo sa ating lipunan? No? Ako, isa sa mga natutunan ko dyan, yung socialization skills. No? Yung pakikisalamuha sa kapwa ko. No? Paano ko ito natutunan? Through intersubjectivity or pakikipagkapwa-tao. Okay? Ano yung impact nito sa akin? Nagkakaroon ako ng friendship, na-improve yung personality ko. So, sa mga listeners natin, sa mga learners natin, marami kayong pwedeng maisulat dyan, no? na mga natutunan ninyo sa ating society, ano yung impact nito sa inyo, at paano nyo ito natutunan. Another part of the modules is this one, another table, things you have contributed to society. Ano nga ba yung mga na-contribute mo sa ating lipunan, no? And how did you share them to the community? Paano mo ito na-share sa ating community? Ano yung impact nito sa society natin? So ano ba yung na-contribute ko sa society? Me as a teacher, isa sa mga number one na-contribute ko yung pagtuturo ko sa mga senior high school learners. And before I become a teacher, isa rin sa mga na-contribute ko ay yung tumulong sa mga batang nangangailangan or batang biktima ng pang-abuso. And how did you share them to the community? By helping them, no? By teaching, at the present times through teaching, no? Na i-share ko yan sa kanila. And through this, na, through ito live, na i-share ko yung mga knowledge ko
sa aking mga kapwa at guro at sa ating mga learners. Ano yung impact nito sa society? So, nakakatulong ako sa ating society para sila ay magabayan sa kanilang pagkatuto. Diba? Itulay. So, sa ating mga learners, tingnan natin na pwede namang Tagalog ang sagot natin dito, hindi naman magagalit si teacher. So, ano yung mga na-contribute niyo sa society ninyo, sa inyong barangay, sa inyong pamilya, no? At paano niyo ito na i-contribute? Last week nga lang, no, sa araling panlipunan ng anak ko, grade 2 siya. Ano rin yung may mga tanong dito sa ARPA niya sa komunidad? Ano yung na-contribute niya sa komunidad? Ang sinulat lang niya doon, yung pag-aaral niya ng module niya. No, diba? Ano yung na-share niya doon sa community? Sabi niya, nag-aaral po ako ng module para matuto ako. Para makatapos akong pag-aaral. So, ano yung impact nito sa society? Soon, no, malalaman natin kung ano yung impact ng anak ko sa society, no? Kapag siya ay nakapagtapos ng kanyang pag-aaral. So, marami kayong pwedeng may contribute dyan. So, even a grade level elementary, no? Pinag-aaralan na to sa kanila. Sabi ko, grade 2 pa lang, may mga ganito ng tanong, no? Sa Tagalog nga lang, sa mother tongue. Okay? So, learning task number 2, task number 1, what's in our pivot module, nakalagay doon. Essay naman to ang isasagot natin, no? Read the following situations below and answer the questions thereafter. In answering the questions, try to appreciate the situations using the social norms you remember. So, let's check the situation number 1, no? A very good friend of yours visits you and your family in your house. Your mother, who was delighted by her presence, cooks her best dish for your friend. Alam mo, yung mga Pilipino talaga, kapag may mga alam tayong bisitang darating sa bahay natin, ako talaga nilulutuan natin yan. Yung the best of our dishes, no? Madalas yan kami dati kapag may bisita kami, yung sinigang, and yung best sense ng adobo, hindi nawawala yan, no? Kapag may mga bisita tayo. Your friend loved the whole lunch that she kept complimenting your mother for being such a good cook. At the end of her visit, she expresses her gratitude to the whole family. And before she leaves, she approaches your mother and asks, "How much do I pay you for the lunch you cook for me?" Okay? So, lagi natin tatandaan, isa sa mga social norms ng mga Pilipino is talagang yung grateful tayo kapag may mga bisita tayo, lalo na kapag mga handaan yan. Yes, talagang pinaghahanda natin yan. Nag-i-invite tayo na maraming mga bisita. And yun nga lang, syempre, isa sa mga nakaugalianan ng mga Pilipino, yung hindi tayo nagpapabayad, syempre, kapag may mga ganyan. Hindi natin, yung binigay natin gratitude for our guests, hindi natin yan sinusuklian ng money in return, no? Madalas ganun. So, pero itong bisita niya ay nagtanong, syempre, siguro nahihiya siya. Hindi niya siguro alam kung ano yung gagawin niya, no? Do I need to pay this one? Or magpapasalamat lang ba ako? Or ganun, no? Sometimes, minsan kasi, pag, alam mo yung sinasabing utang na loob, no? Kapag, yun ang minsan na namamayani sa atin, kung magkakaroon ba ako ng utang na loob dito, babayaran ko ba to para quits kami? Or, okay na, mag-thank you lang ako. So, sometimes, in a social norm sa Pilipino, saying thank you is enough na, no? Pero, syempre, hindi natin alam yung situations. Maybe the family, okay, kung sa tingin ninyo ay kailangan ng pera ng pamilya, so bakit hindi kahit papano, no? Pero as much as possible, saying thank you to those who show gratitude to you is one of the best thing, no? Ito at isa to sa mga ugaling Pilipino, no? Culture of our Filipino. And then another situation, number 2. You are going through a very rough time. You feel so down that you need someone to talk to. You send a text message to your friend asking her if she could come over to make you feel better. Your friend gives you a call, then tells you she will be there in 20 minutes. You are so happy to see her. You gave her a big hug and then pour your heart out. After crying to her for 30 minutes, she gives comforting piece of advice. You finally say that you feel so much better. Your friend then says, "That's good to know. Now that we're done, could we settle my expenses for this? 20 pesos for the phone call, 35 pesos for the tricycle ride going here, 20 pesos for the tissue paper you drew from my pocket, and 500 pesos for the time I lost to working productivity because I had to come here. Thanks." So, iba naman tong situations number 2. No? Yung nag-comfort, no? Ay, syempre, he is asking for something for return, no? Nagpapabayad siya. Sometimes no, sa mga Filipino, may iba-iba kasi tayong mga ugali bilang Pilipino. Iba-iba ang ating kultura. No? May times na
kapag may bisita tayo, masaya tayo. Lalo na ngayon, panahon ng pandemya, walang mga tao sa bahay natin. No? Tayo-tayo lang palagi nagkikita. No? So, masaya tayo kapag may bisita tayo. Kami, kapag meron kaming bisita, hindi na, of course, we're not asking anything for return. No? Kasi ang pagtulong sa kapwa-tao ay hindi naman nangangailangan ng return. No? Na kung ano. So, yun nga ang sinasabi sa module 2, no? Sa intersubjectivity ng quarter 4. No? Kapag tumulong ka sa kapwa-tao, tama, it should be voluntary, no? And wala kang hihinging something, lalo na kapag alam natin na hindi niya kaya, no? Ibigay yung kailangan natin, kailangan mo, no? Lalo na in this time, dito sa situation number 2, siguro one of the best thing na pakiramdam ng friend niya na ikaw nga ang best friend ko, ikaw nga yung tinawagan ko, no? So, why asking money for return, no? Pero yung isa naman, syempre sa kanya, professional siya. Professional fee ang kailangan niya. Maybe for him, no, ito ay isang trabaho, isang part ng kanyang trabaho. Even me, no, as a psychologist, kung ako rin naman ay tatanungin at tatawagan ako ng ganyan, syempre, una namin pag-uusapan if, ay yung payment, no? Isa yan, kung talagang yun ay trabaho. Pero kung hindi naman, and your friend is really feeling down, so why asking money for a return, no? So, isa yan sa situations number 2. The difference between situation number 1 and number 2. Always, we tingnan natin dito yung work. Kung ito ay trabaho para sa kanya, so siguro that's the time he is asking for a payment. Pero kung ito naman ay isang part ng pakikipagkapatao, friendship, so no need for payment. Saying thank you is one of the best way of expressing our gratitude to someone. Nasabi yun sa ating intersubjectivity module. Okay, let's check this picture analysis. Nasa module po natin ito ha, mga senior high school learners. Okay, check natin itong picture analysis na to. Tingnan natin mabuti yung pictures. What are the distinct features of this society? Do you think, what are the priorities during this time? And by seeing the picture, what do you think are the norms they have? What caused the transformation of this society? So tingnan natin maigi yung society na panahon na to. No? Sila ay mga tribal society. So, wala silang kasuotang pantaas, pambaba lang. Walang mga bahay. So, sila is in the mountain. No? So, kasi nung unang panahon, alam naman natin, the very first thing, no, during the first society sa mga may hawak ng learners materials natin ngayon, ang number one society na nakalagay sa ating book ay ang hunting and gathering society. Pero in pre-bot modules, ang nakalagay doon ay ang ating tribal period, no? Ito yung panahon na kung saan talagang ang mga tao, ang source of living nila is hunting and gathering, no? Kung ano yung meron sa paligid nila, sa kapaligiran nila, so yun na yung source of food nila, yun na rin yung source, doon na rin sila maninirahan. Okay, so during this, this is one of the tribal period, no? The time of, before the industrializations, yung pictures na yan, no? Ano yung mga priorities nila dyan? Of course, the foods, no? Hunting and gathering nga ang panahon nila dyan. At ito yung mga panahon ang tawag sa kanila ay nomads. Nomads, N-O-M-A-D-S, or no permanent territories, no? And what caused the transformation of this society? Pagdating dyan sa society na yan, no? Pangalawang society, tingnan natin. What are the distinct features of this society? Ano yung mga priorities nila dyan? So, dyan sa society na yan, may bahay na, okay? Medyo, ayan, marami ng bahay. So, may trabaho na mga tao. Nakadamit na sila. Okay? So, they are working now. Ano yung cost ng transformation ng society na ito, no? From the tribal society and to this society. Anong society kaya ito? Anong panahon kaya ito? Okay, let's check for it, no? So, during this time, what is it? There are different types of society. Number one nga dyan, yung pre-industrial society na tinatawag natin or yung tribal society. Ito yung tinatag natin, primitive society or preliterate society. They are small in scale. No? Small scale lang siya. They are family and unit lang siya. Kung titingnan natin sa module natin, sa may hawak ng learner's materials, ito yung panahon ng hunting and gathering society. So they are bound to their spatial and temporal range of relations in terms of society, laws, and politics, and possess a moral code called and wide range of belief system. Ang dami ng belief during that time, no? Lalo na sa kalikasan natin, yung pagbabago ng klima, yung sa araw, no? Yung kapag yung time, so wala pang oras ng mga panahon na yan. So they are basing on the pagbabago ng araw panahon, no? So
ang source of income ng mga tao dyan, so wala pang pera dyan, so through hunting and gathering, no? Nag-hunt sila ng mga animals for, and nag-gather ng mga edible food. So yun ang kanilang ikinabubuhay ng panahon na yan. And at the same time, so sabi ko nga kanina, they are nomads. They don't have permanent territories, no? And paano yung communication sila during the tribal society? So at the same time, tribal society shows, no? This shows yung respect nila sa kultura, yung respect nila sa nature, sa environment, ay napaka sobra. Hindi as much as possible, no? Hindi nila sinisira yung kalikasan kasi nga tribal society pa to eh. Kasi yun ang source of kanilang pamumuhay. And during the tribal society, sumunod na rito yung pastoral society, no? Yung pangangalaga ng mga hayop, natutunan na nila yung pag-aalaga ng mga hayop. And then the horticultural society, yung pagtatanim, no? Ito na yung naging source nila. At during the pastoral and horticultural society, nagkaroon na rin po tayo dito na yung mga konting small units of mga houses, no? Ito yung nagsisimula na yung mga barabarangay. Okay? So another form of society during the pre-industrial, yung tinatag natin feudal society. Ito yung panahon ng mga kings and queens. Now, feudalism refers to the economic, political, and social system that prevailed in Europe from about the 9th to the 15th centuries. Kasi nung panahon na sa Europe, sa European Western country, usong-uso yan yung feudal society na kung saan meron mga hasyendero, hasyendera. So sila na yung nangangalaga na meron na silang malaking lupain, no? At meron na silang mga, ito yung tinatawag natin mga peasants, no? Meron na silang mga peasants, yung mga farmers, ito yung mga alipin, no, sa mga dito, kung dito sa Pilipinas, yung mga alipin sa gigilid, alipin na mamahay, no, and we have knights, no, knights and lords and king and queens, no, during the feudal society. Actually, sa panahon ng Pilipinas, sa history ng Pilipinas, naranasan natin yung feudalism, yung feudal society, kasi tayo ay noong 1521, nung dumating si Magellan sa Pilipinas, na, di ba, we are being, tayo ay sinakop ng Kastila for 333 years. So, ang hari noon ng Pilipinas, kaya nga ang bansang Pilipinas ay nagmula pa sa hari ng Espanya, no, si King Philip. No? Kaya, part of feudal society yan. So, European is one of the best when it comes to feudal society. So, isa yan part ng pre-industrial society. Another society that arises after pre-industrial society. Tandaan po natin ha, during the pre-industrial society, we have the tribal society na nangunguna yung hunting and gathering society, pastoral society, and horticultural society, and then follow the feudal society. Next one is, during the feudal society, meron na tayong nabuong mga laws, may mga batas na dito, no? At meron na rin politics, sinasabi nga ito, and social systems. Pag sinabing social system, andito yung mayaman, mahirap, at talagang alipin, no? Sinasabi natin. Okay, and the next one, no, is the industrial society. It's an industrial society, una rin itong nag-arise dun sa time ng Europe, no? Yung tinatawag natin industrial revolution. Sa mga historians natin dyan, sa mga ARPAN teachers natin, andito yung tinatawag natin yung industrial revolution. Because during the industrial society, they uses advanced technology to drive a massive production industry that will support a large population. So nagkaroon na ng trabaho yung mga tao, no? Nagkaroon na rin sila yung barter change, hindi lang siya barter change na matatawag, no? Nandiyan na rin yung pera na tinatawag natin. May pera na, no? May value na yung money. So lahat na exchange of products na, at malaking productions na yung ginagamit natin. Okay. Another distinct features din pala, no, bago ko makalimutan, sa pre-industrial society, yung tinatawag natin agricultural society. Part din yun ng feudal society kasi after feudal society, pumasok yung agricultural society, yung pagtatanim natin ng malawakang pagtatanim na ng pagsasaka. Okay, after nun, sisimula nun ng after ng agricultural society, nagkaroon na ng mga small machines, no, simple machines, and then here comes the industrial society, yung malaking technology na yung ginagamit natin, no, para magkaroon ng productions, massive productions, at parami na ng parami ang populations natin during the industrial society. Okay. So yung mga farmers, gumagamit na sila ng mga machines, no,
ang mga industry gumagamit na ng mga malaking machineries din for the large productions of goods na during the industrial society. And then after the industrial society, here comes yung tinatawag natin post-industrial society. Andito na tayo sa panahon na to, post-industrial society. At ano ba yung mga katangian ng post-industrial society na meron tayo? Una, yung shift from the productions of goods to the productions of services. So hindi ka lang siya nagpo-produce ng mga products na ibibenta mo or i-distribute mo. No? Kasama na rin dito yung productions of services, na yung mga services na pwede natin ibigay sa mga tao. Like for example, yung sa mga malalaking company, no? Ano ba yung mga services na pinuproduce natin? And then we have the replacements of manual laborers with technical and professional workers, na computer engineers, doctors, and bankers as a direct productions of goods is moved elsewhere. So hindi lang siya basta-basta, hindi ka lang basta-basta ngayon, no, panahon na to, no, during the post-industrial society, na mag-accept ng labor mo, no, ng trabahador mo, ng mga workers mo, kundi naghahanap ka na ng mga professional workers. If your company is hospital yan, so you're looking for doctors, for nurse, no? Kung ikaw ay isang, ang company mo ay banko, so bankers talaga, no? Graduate na finance and management, no? Business and management, no? Kapag computer naman ang iyong business, so dapat sila ay mga computer engineer, mga IT, information technology. So yung talagang kailangan mo, no? You replace yung manual labor, so talagang kung ano yung professional work na kailangan natin. So another characteristics of post-industrial society is the replacement of practical knowledge with theoretical knowledge. So hindi lang siya yung talagang alam mo lang, no, kundi may you are also based on theories and kung ano talaga yung kailangan. So another another characteristics is focusing to the theoretical and ethical implications of new technologies. So may mga new technologies na tayong ginagamit. And then another is the development of recent scientific disciplines gaya ng information technology, cybernetics, and artificial intelligence. No, usong-uso na itong artificial intelligence na to and cybernetics. Actually, napapanood na nga natin ito sa TV sa mga sci-fi movies, no, na talagang gumagamit na sila ng artificial intelligence. And we never know, no, 10 years from now, 20 years from now, yung mga napapanood natin ng mga sci-fi movies or yung talaga mga high-tech movies, no, ay mangyari na. Yung kausap natin ngayon, ngayon pa lang, panahon ng pandemya, work from home tayo, eto, nag-uusap tayo ng ganito, no, napapanood nyo ko, ganyan, ganyan, sa magko-comments lang kayo sa live box or kaya sa Facebook, may mga online selling na tayo, no? Pero ngayon, baka pagdating ng 10 years from now, artificial intelligence na ang gagamitin natin, no? Or meron na tayong tinatag na yung cybernetics. Talagang highly developed na tayo. Habang tumatagal yung panahon, no? Habang nag-run yung time natin, talagang yung panahon natin, nag-i-evolve na nag-i-evolve ang ating technology. Okay? So, an emphasis on the university and polytechnic institutes which produce graduates who innovate and lead the new technologies contributing to a post-industrial society. So, pinapahalagahan na natin yung universities and institutions, mga polytechnic institutes dito. So, kailangan makapag-produce tayo ng mga graduates na kaya mag-innovate. Actually, innovation is the key term, no? Ngayong panahon na ito ng pandemya, innovation is the key term. Kapag ikaw ay nag-innovate, napakalaki ng points mo sa ranking, di ba, mga ko-teachers, no? Kaya ang innovations ay isang napakahalaga sangkap ngayon, no? Lalo na sa IPCRF natin. So, the changing values and norms which reflects the influences on the society. Siyempre, dahil nga nagbabago yung panahon natin, yung kultura natin, from time to time to time to time nagbabago tayo, nagbabago din yung values and norms natin, no? Yung influence nito sa society natin, nagbabago na rin. Actually, yung mga bata noong unang panahon, nagmamano pa yan. Pero ngayon, madalang na lang yung may magmamano. Yung gumagamit ng po at opo sa Facebook, sa Messenger, may po at opo pa. Pero in real life, na wala nang po at opo ang mga bata. Yung dating man naglalaro pa sila sa may palayan, sa labas ng bahay, may mga nag-jackstone, mayroong nag-1020. So ngayon, wala na. Ang gamit na ng mga kabataan ngayon, cellphone, no? So nagbabago na talaga yung norms and yung influence ng ating ng influence ng technology ngayon sa society natin, no? So ang laki ng pagbabago. Yung kabataan noon, no, nung panahon natin, no, ito magagalit na naman yung mga learners natin kasi sabihin ko nung panahon namin, no?
Madalas kasi ganito yung sinasabi ng mga lolo at lola ko. Nung panahon namin, lagi na lang alas 6 pa lang, nasa bahay na kami. Pero ngayon, ano na, alas 6 ng umaga ka na uuwi sa bahay. So, ibang-iba na yung values natin ngayon. Ibang-iba na yung norms natin ngayon. Kasi nagbabago yung panahon natin. So, habang nagbabago, nag-a-advance yung technology, nag-a-develop ang ating society, nagbabago yung norms, yung values, yung kultura ng bawat isa sa atin. Hindi lang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo, no? So, lagi natin tatandaan, ano ba yung mga different types of society natin? So, number one, yung pre-industrial society, kung saan nakapaloob yung tribal society, or the hunting and gathering society. Review po tayo sa mga watchers, sa ating mga learners, no? So, we have the tribal society, or what we call hunting and gathering society. We also have the pastoral, kasama nito yung pastoral society and horticultural society. And then after that, here comes the feudal society, yung mga pagkakaroon na ng social norms, nagkaroon na ng social strata, ano panahon na yan, feudal society, because andyan na yung mga alipin, yung mga knights, yung mga lords, and the kings and queens. Kaya may mga peasants na tinatawag. No? Actually, isa sa mga magandang examples ng feudal society, kung napapanood niyo pa, no? Hindi naman ako nag-a-advertise na, pero kung napanood niyo yung Amaya, no? Isa yan sa mga magandang sample of feudal society na merong mga raha, datu, at meron silang mga alipin, no? At meron yung mga parang middle class lang na tinatawag. No? So, channel 2 naman, Baghani. Hindi po ako nag-advertise. Pero isa yan sa mga examples ng ating feudal society. And then, here comes the yung agricultural society. No? Sa agricultural society, yung pagkakaroon na ng land, massive na pagsasaka, no? Pagtatanim. At gumagamit lang sila ng mga small-scale machines. Then, after that, yung sinasabog natin na industrial society, yung large scales of mass productions of goods. And then, after industrial society, the post-industrial society. At ito naman yung mga katangian ng post-industrial society natin. Okay? So, lalong nade-develop yung ating machines, yung technologies natin. Okay? Sa computer pa lang, no? Talagang makikita mo na. Okay? Sa TV pa lang, talagang well-developed na. Makikita mo na yung dating ang lakhaba-haba ng likod, ngayon ay napakanipis na ng TV natin, numinipis na, even the cell phones, na paliit na siya, at panipis na naman, panipis na. At syempre, nagbabago nun, sa kasabay ng pagbabago ng teknolohiya, at pag-unlad ng teknolohiya, pag-unlad ng lipunan natin, ay ang pagbabago ng ating mga values and norms. Okay? So, may tanong po ba? Dito ko muna i-end yan. So, sa different types of society, para next week, we're going to move on to digital citizenship. So, it's quiz time sa ating mga learners ngayon. Get ready. Ready your module kasi sasagutan natin ang inyong assessment na 1 to 10. Okay. Sa mga may hawak po ng pivot modules, ito siya. So, true or false, write the word true if this statement is correct, and write the word false if this statement conveys otherwise. Write your answer on a separate sheet of paper. So, number 1. Okay, sabi, human societies remain the same. Is it true or false? Okay, if your answer is false, you are correct. Okay, number 2. Tribal societies have an established property right. Okay, tribal societies have an established property rights. Kanina binanggit ko ito, no? Ang mga tribal societies natin ay mga nomad, no? Ibig sabihin, they don't have permanent territories. They don't have, kumbaga, no permanent address. They don't have permanent territories. So, it is false. Okay, another. Number 3. Post-industrial societies focus on development of mass production. Is it true or false, no? The correct answer is false, no? They don't have focus on mass productions lang, no? They also focus on services and products of services and another technology, advancement of technology, and so on and so forth. So, pag sinabi mong post-industrial society, yung mga katangian kanina nabanggit natin, so yung lahat yun. So, it is false, no? Pag mass productions of good, that is industrial society. Okay, next. Virtual society relatively provides a new world for us.
Okay, is it true or false? Virtual society. Actually, after post-industrial society, here comes the virtual society. Yung nangyayari na sa atin ngayong panahon ng pandemya. Virtual society na tayo kasi meetings pa nga lang, no, kapag may faculty meeting tayo. Kami pa lang pag may faculty meeting na kami, through Zoom na ang ginagamit namin, through Google Meet na. No, hindi na yung face-to-face. Sa education, we have online learnings na. So, nag-evolve na talaga tayo. So, sumasabay tayo sa kung ano yung nangyayari sa ating lipunan. So, virtual society na tayo ngayong panahon na ito. So, it is true. Yes. It provides a new world for us. We never know, no? After pandemic, baka magtuloy-tuloy itong virtual society na ito, yung online classes, no? Kasi, syempre, hindi naman lahat 100% ng mga estudyante ay papasukin mo sa school. Maaaring 50% lang yan, o kung ilan lang yung capacity ng school natin. Hindi pwede yung siksika na tulad ng dati na face-to-face, no? So, may time din yan. Kaya maaaring itong virtual society na to ay hindi ito mababago. So, it provides a new world for us. Tapos nakita na rin na malaki yung matitipid sa virtual society, lalo na sa works. No? Pwede na tayo magtrabaho sa bahay. Now, number five, the virtual society and the technological devices today are starting to reshape the human person and human interactions and relationships. Okay, nabanggit ko lang kanina. The answer is true. Syempre, nababago nito yung interactions and social relationships of everybody. Huh? Actually, ito nga rin yung kinakatakot ko, no, lalo sa anak kong maliit pa lang, no, magki-kinder pa lang. Kasi before sana siya mag-kinder, i-enroll namin siya sa daycare, sa nursery, para ma-develop yung socialization skills niya. Kaya lang kasi nga dahil pandemya, ang hirap magpa-enroll ngayon sa nursery. So, nasa bahay lang siya. So, yung social relationships niya towards other children. So, mga feeling ko ito yung nahihinder ngayon panahon ng virtual society. Kasi paano yung means of communications nila ng mga classmates nila is through online. Sometimes Facebook, mga ganyan, no? So, wala na yung talagang face-to-face. No? Wala na rin yung panahon na nakakapaglaro sila sa labas. So, nahihinder sila na ang nangyayari sa situations nito. Kaya lang, syempre, wala tayong magagawa because this is what is happening right now. We are still in the pandemic. And we need to follow, no? Strictly follow the protocols for our safety. Okay, number six. Virtual worlds and disembodied relations promote commitment. Does it promote commitment in virtual society? So, the correct answer is false. Siyempre, dahil nga wala nga face-to-face, eh, no? Dahil pwedeng, yung ngayon pa nga lang sa situations natin, no? So, wala yung talagang strong commitments, no? Ng relationships. Wala kasi, wala tayong socializations na matatawag, na ganun. So, iba dahil nga, we are using technology, nagbabago tayo, nagbabago yung mundo natin. Okay, one of the features of industrial society is that it emphasizes on the importance of university. Sabi ha, features of the industrial society and polytechnic institutes which produce graduates who innovate and lead the new technologies contributing to a post-industrial society. The correct answer here is false. Kasi yung term niya, no, in the features of industrial society, dapat it is one of the features of post-industrial society. Another one. Feudal society has its historical roots from Asia Minor. No? Saan ba nagsimula ang feudal society? Ito ay sa Europe. So the correct answer is false. No? Sa European, mga dear learners. No? Number nine. The language systems of tribes are well written, which provides a vast extent of communication. So yung mga tribes during the tribal society, well-written nga ba yung communications nila, no? So, yung language systems nila. So, the correct answer is false kasi hindi nga natin alam kung ano yung talagang totoo, no? Ano yung language forms of communications during the tribal society kasi hindi pa naman uso dito yung Tagalog, yung Filipino, yung English, no? So, iba pa yung forms of communications nila. Kung napapanood nyo nga yung Croods, isa yun sa mga best examples of movies na makikita mo yung tribal society. Number 10, human society continuously develop as human develops themselves. Okay, the correct answer is true. Yes, human society, sabi ko kanina, habang nagbabago ang lipunan natin, no? Tayong mga tao, nade-develop din tayo, nagbabago din tayo. Through time. Habang nagbabago yung panahon, nagbabago ang sitwasyon,
nag-a-advance ang technology, nagbabago ang tao. Okay? So the correct answer is true. Hindi tayo stagnant lang, hindi tayo remain. So nadidevelop din tayo, so nagkakaroon din tayo ng improvements, nagkakaroon din tayo ng sa through advancement of technology, na-advance din yung ating learnings, yung ating educations. So continuously nagkakaroon ng development, no? As human develops themselves. Okay, so yan yung mga answers sa inyong pivot modules, sa inyong assessment na 1 to 10 sa mga learners natin. Sana nakuha niyo yung mga tamang sagot. Okay, so if you have comments and suggestions, you can email us at edtech@deped.gov.ph. Maraming salamat sa inyo at magandang hapon po sa buong STO ng Olongapo City, sa inyong Kabarang Senior High School, Mabayuan Senior High School, at sa lahat po ng learners natin, grade 11 and grade 12. At yun lamang po, maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo. Salamat po. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa Mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!